Mga kasolsters, ito ang mga dapat tanggalin sa bahay para swertein sa buhay. Hello mga kasolsters! Welcome back to our channel. Ngayong araw ay magbabahagi na naman po ako sa inyo no, ng isa na namang mga pampaswerte na kung saan naririnig ko na to mula pa nung aking pagkabata sa aking mga magulang hanggang sa kasalukuyan ginagawa ko at nakikita ko pa rin na ginagawa ng iba. No, ano po, kung kaya't i-a-apply po natin sa ating sarili ito at wala namang masama. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga bago po sa aming channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para lagi kayong notified sa mga bago naming videos. Tuwang-tuwa lang ako mga kasolsters kasi panibagong swerte na naman ang aking maibabahagi sa inyo at panibagong swerte na naman po at blessing para sa akin at sa aming pamilya ang aming natanggap. Ano po? Kaya hindi ko na po idedetalye kung ano po iyon. Basta kahapon at nung nakaraang araw, dahil hindi naman natin maiiwasan ang mga bagay na minsan ay nagdadala sa atin ng kalungkutan, ng sakit sa loob, no, pero nasusolusyonan agad dahil sa mga ginagawa natin itong mga pampaswerte at higit sa lahat ang ating pananalangin at pananalig sa ating poong may kapat. Okay mga kasolsters, panibago na naman katulad ng sinabi ko po sa inyo. Panibagong pampaswerte na naman ang aking ibabahagi sa inyo. Ngayon po, wala akong maipapakitang kahit anong dapat na i-prepare ninyo dahil sasabihin ko na lamang po ang mga bagay-bagay na maaaring magdulot sa ating tahanan, sa ating buhay ng kamalasan na matatagpuan sa ating tahanan. Okay, so ano-ano ang mga iyon mga kasosyo sa dapat nating tanggalin para ma-abolish, mawala, matanggal ang lahat ng mga kamalasan o maaaring magdulot ng kamalasan at kahirapan sa ating buhay. Hindi lamang sa usaping pananalapi, kung hindi sa ating kalusugan at sa panglahat-lahat na mga kasolsters. Okay, ano-ano ba ang mga dapat nating tanggalin sa ating tahanan na nagdudulot ng kahirapan sa ating buhay, ng kamalasan sa ating buhay, lalong-lalo na sa usaping pananalapi. Okay, unang-una, ang marumi na tahanan. Okay, sinasabi na ang maruming tahanan mga kasolsters ay hindi nagdadala ng magandang enerhiya sa loob ng tahanan. Sino ba naman talaga kasi ang gugustuhin na pagpasok mo pa lang sa inyong tahanan ay napakagulo na nito at napaka dumi. Okay, yung dumi na yon, yung kalat na yon, yung magulong loob ng inyong tahanan na yon, ay yun ay nag-aakit ng mga negatibong enerhiya mga kasosers kung kaya't kinakailangan nating laging linisin ang ating bahay. Okay, pangalawa mga kasosers, kung kayo po ay may basag na salamin, anumang uri ng salamin, maging ito ay yung malaking salamin, maliit na salamin, salamin ng bintana, salamin ng inyong mesa, salamin ng inyong counter table, mga salamin ng inyong tokador, ng inyong cabinet, lahat ng yon mga kasolsters ay kinakailangan nating tanggalin. Maging maliit man yan na uri ng salamin mga kasosters dahil pinaniniwalaan pa noon-noon pa na ang basag na salamin ay nang-aakit ng negatibong enerhiya. Okay, kung titingnan ninyo mga kasosters, di ba, sa basag na salamin, pagka ikaw ay tumitingin doon, yung bang parang hiwa-hiwalay ka, so yun.
So, yun ay nang-aakit ng negatibong enerhiya. So, imbes na positibo ang pumasok sa inyong tahanan, habang nananalamin ka, ay negatibong enerhiya ang papasok dyan at nag-aakit siya ng mga masasamang elemento. Pangatlo, mga sira-sirang mga kasangkapan. Katulad ng plato, mga iba't iba pang mga kagamitan sa loob ng bahay, basag na baso, no, yung basag na baso, yung ang ibig kong sabihin mga kasaucers, yung may mga bitak na, tapos yung mga pingga na may mga crack na. Okay, yun daw po mga kasaucers ay nagdudulot ng hindi maganda sa ating pamumuhay. Dahil ang ating pinggan, ang ating baso ay ginagamit natin sa ating pagkain na kung saan ay nagpapakita ng kasaganahan. Ano po, kung basag-basag ang ating kinakainan, hindi na buo, may mga ano bang tawag doon, may mga pisang-pisang, ano bang tawag noon sa inyo, sa amin pisang, yung o basta may mga crack na, ano po mga kasosos, hindi raw po yun magandang kainan pa. Dahil sa sagrado po ang pagkain, inilalagay natin doon, subalit ang nilalagyan natin ay basag-basag na, di ba? Okay, mga sirang mga kagamitan, katulad ng electric fan na hindi na gumagana, maliban sa ito ay nakakasiksik pa sa ating mga sa ating lugar, sa ating bahay, no? Nagdudulot din po ito ng mga negatibong enerhiya or nag-aakit din po ito ng mga negatibong enerhiya dahil hindi mo na ginagamit, sira na, tinatago mo pa, di ba? So ang mas maganda niyan mga kasosters ay itapon niyo na. Okay. Ang pang-apat mga kasosters ay yung mga sapot ng gagamba. Okay, hindi lamang siya napakaruming tingnan at mainit sa mata na tingnan, ano, dahil pagpasok mo po lang sa inyong tahanan, puro na agyo. Ano po, ito rin po ay sumisimbolo ng kalungkutan at mga masasamang pangyayaring naganap sa ating buhay. So kung mayroon po tayo nito, mas maiging linisin natin, no, at panatilihin nating malinis ang ating tahanan. At sumisimbolo rin po ito ng katamaran. Bakit? Okay, yung mga taong nakatira doon ng punong-puno ng agyo sa kanilang bahay ay hindi marunong maglinis. So, imbes na positive energy ang maakit, no, ng inyong tahanan dahil sa sobrang dumi nito, makalat nito, no, hindi po positibong enerhiya ang naaakit nito kung hindi mga negatibong enerhiya. Okay, para mga haunted, kaya nga tinitira ng mga iba't ibang uri ng elemento o masasamang elemento ang mga haunted houses dahil sa malungkot ang ipinapakita nito pag parang punong-puno ng mga agyo ang bahay natin, no, ay napakalungkot tingnan. Okay, nagdudulot rin po ito ng kahirapan at kahirapan sa financial at kahirapan sa ating. Ang lima mga kasolsters ay ang ating mga sirang gripo. Maliban sa tayo ay nag-aaksaya ng tubig na maaaring dumali doon sa sirang gripo, ay hinahayaan po natin na dumaloy palabas, itapon palabas ang mga positibong enerhiyang dulot ng malinis na tubig. Ano po, hindi lamang natin ipinapakita dito na tayo ay maaksaya, no, sa tubig na kailangan-kailangan ng ating buhay, no, itinatapon rin po natin ang biyaya o ang swerteng dulot nito sa ating buhay. Okay? Ano pa mga kasosters, maliban doon sa mga nabanggit kong lima, yung mga itinatago nating mga tuyong bulaklak, no? Okay. 'Di ba tayo ay napakahilig nating mamili ng mga bulaklak, lalong-lalo na inilalagay natin sa ating altar, yung mga may altar sa bahay, sa ating center table, ano po. Huwag na po nating itatago ang lahat ng mga iyon dahil ito rin po ay
sumisimbolo ng kalungkutan, ng kahirapan at kakulangan sa pananalapi. Napakaganda kasing tingnan sa ating mata at maalwan sa pakiramdam, kung maalwan sa ating pakiramdam, maalwan din po ang ating buhay at masagana lang papasok ang mga biyaya at swerte, ano po, sa ating buhay, sa ating tahanan. Kung fresh ang mga bulaklak na nakikita natin sa ating tahanan, 'di ba? Kapag ka bagong lagay pa lang natin, kakaibang vibes, kakaibang positibong enerhiya ang ating nararamdaman kumpara sa nakikita nating mga tuyo na, no? Pero nandyan pa rin at itinatago natin. Kahit yung kulay niya ay hindi na po siya matingkad, 'di ba? Brown na siya, na kung saan sa pakiramdam natin ay malungkot na, 'di ba? Okay, ano pa mga ka-solsters ang kinakailangan nating tanggalin sa ating tahanan na hindi po nagdudulot at nag-aakit ng magandang enerhiya para kasaganahan sa ating buhay? Ano po? Yung mga sira-sira pong pader. Okay, yung mga crack-crack na pader, ano po? So yun daw po ay nagpapakita rin ng kahirapan sa buhay. So yun po ay kumpunihin natin. Napakadali lang po nun, napakamura lang nun. Kasi kami dito sa aming tahanan, talagang hindi ko po nagustuhan yun. Dito sa subdivision namin, sa labas, sabi ko sa asawa ko, hindi lamang po nagdudulot ng kapangitan sa ating tahanan, kung hindi kapag ka umuulan, ano po, pumapasok din doon sa mga bitak-bitak na yon, yung tubig ulan na nagkukos pa din po ng pagpasok ng tubig sa aming tahanan. Napagising na paggising mo pa lang, lalong-lalo na kapag ka may bagyo, no, madudulas ka na lang sa may hagdan namin, dito sa may kwarto namin, pagbangon na pagbangon mo, ano po, hindi lang magdudulot ng disgrasya, kung hindi ng kahirapan pa rin at negatibong enerhiya para sa ating tahanan. Dahil sumisimbolo rin po ito ng kahirapan. Ano po? So, yun mga ka-solsters, no? Kung tayo ay may mga ganoong uri o mga bagay-bagay o mga sitwasyon sa ating tahanan, para manatili lamang mga positibong enerhiya ang ating pinapapasok sa ating tahanan, sa ating buhay, no? Kung may kakayanan din lang naman po tayo natanggalin at linisin ang lahat ng mga iyon, mga ka-solsters, ay tanggalin po natin, linisin po natin, itapon po natin, huwag po nating itago ng itago. Ano po mga ka-solsters? Lalong-lalo na po doon sa mga basag ng pinggan at baso, ano, hindi lamang po sinisimbolo nito ang kahirapan, kung hindi po, maaari rin po tayong madisgrasya kapag ka yun pa, yun po ay ginamit pa natin. So, kamalasan pa rin. So, imbes na puro positibo ang maaaring mangyari sa ating buhay, ano po ay mapapalitan ng kamalasan. Dahil gagastos ka kung sakaling maaaring may mangyari sa'yo. Maging doon sa mga basag na salamin, mga kasolsos, maaari rin pong magdulot yon ng hindi maganda sa ating buhay. Dahil maaaring madisgrasya tayo noon, maliba sa pinaniniwalaan itong nangaakit ng mga masasamang elemento at mga negatibong enerhiya, no, maaari po tayo nitong masaktan. No, lalong-lalo na doon sa gripo, na kung saan dumadali doon ang kasaganahan, kasaganahan, dahil sa ito ay napakalaga sa ating buhay, ang tubig, di ba? Maraming mga naghihirap, subalit tayo kapag ka hindi natin kinumpuni ang mga sira-sirang mga gripo natin, hindi lamang tayo nag-aaksaya, kung hindi yung prosperidad na dumadali sa ating tahanan ay itinataboy din po natin. So, mga ka-solsters, kung alinman po sa mga bagay na mga nabanggit ang meron po tayo sa loob ng tahanan, mga agyo na yan, mga pugad ng ibon na yan, ng mga kalapati na meron po tayo sa ating tahanan, ay kinakailangan po nating linisin ang lahat ng mga iyon para po maitaboy natin ang lahat ng mga negatibong enerhiya na maaari pong na idulot nito sa ating tahanan. So, yun lang mga ka-solsters, kapag ginawa po natin ang lahat ng ito, siswertin po tayo sa ating buhay, more blessings po ang papasok sa atin, dahil ipinapakita natin na tayo ay positibo lagi sa ating buhay.
Pero laging tatandaan mga kasosters na kapag ka ginagawa po natin ito, ang lahat ng mga bagay na ito ay positibo po tayo. Lagi tanggalin natin ang mga sama ng loob na meron tayo sa ating mga sarili, no? At panatilihin po natin at patatagin natin lalo, higit lalo sa lahat ang ating faith kay Lord, ang ating paniniwala kay Lord, at magdasal po tayo lagi mga kasosers. Dahil wala pong ibang nagbibigay ng swerte sa atin at ng biyaya sa atin ang ating poong may kapal. Ang ginagawa po natin ito ay mga inspirasyon lamang natin sa ating sarili at gabay natin sa ating mga sarili na maaari pong nagbubus ng ating kaisipan na po nagawin ang mga bagay-bagay na ito para po maging maalwan ang ating pamumuhay. Lagi po tayong magdasal at magpasalamat, malaki man o maliit na bagay ang ating mga natatanggap na biyaya. Maraming salamat mga kasosters. Thank you for watching. Katulad po ng sabi ko, please subscribe and click the bell button lagi mga kasosters para lagi po kayong notified sa mga susunod pa namin pong mga ibabahagi sa inyo pampaswerte na naukol po sa amin. Kaya po, ibinabahagi ko din po sa inyo, malay po ninyo, umukol din po sa inyo at maging okay din po ang dali ng swerte sa ating buhay. Okay, panatilihin lagi po ang pagiging positibo, mga kasosters. Bye!